tayo makasama sa hapong ito. And napakasaya po ng aming damdamin sa hapong ito na makita ko ang lugar ni Pastor Lando at makasama ang mga kapatid dito sa Kapo. Purihin po ang Panginoon. At sa hapong ito po, kami po ay naririto upang tayo ay magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, excited po ba kayo? Amen! So, bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, tayo po muna lahat ay tumayo. At tayo po ay umawit. Dahil tulad ng sabi ni Pastor Lando, aawit po tayo. At pagkatapos po niyan ay atin pong, kayo po ay pangungunahan sa opening prayer. May we request Brother Juna Pagisok na siya po ang mag-opening prayer right after po ng ating praise and worship po. Okay? So, and after the opening prayer po ay papasok na po tayo sa Word of God. Amen po ba? Okay, ito lahat ay umawit. Kayo po ba ay nagagalak sa hapong ito? Amen! Sabi po ng kanta, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Amin po ba? Amen! Hallelujah! At sabi dyan, hatid daw niyan, ay handog niyan ay kapayapaan. Ay kapayapaan po ba tayo ngayon? Amen! Isang pagpapala po yan na galing sa Panginoon. Amen? Amen! At meron tayong kagalakan sa Panginoon, hindi po ba? Amen. May kalakasan na galing sa Diyos. Yes. Kaya nga sabi ko kanina, yung kakwentuhan ko mga kapatiran kanina, sabi ko napakapalad nating lahat na tayo po ay nakilala natin ang Panginoon. Amen? Amen. At lalo po tayo napalad dahil nagpapakilala po lalo ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. May galak. Okay, one, two, three, go. May galak. May saya. May tuwa sa piling ng Diyos, sa pagkakarap, hirap lang, puso ay nalalaho. Matawid, may saya, at patuloy para sa Diyos. Narating ng puso, pinagpala ng lubos. Ang Diyos na Inupuri ka namin, O Jesus.
kaluluwan. Sambahin ang dakilang ngalan mo, O Panginoon. Purihin ka sa mga awiting ito na pinagpala mo kami sa gahapong ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin sa iyong namin, Panginoon. Iniaalay ang lahat ng ito, ang aming buhay, ang aming lakas, O Diyos. Sambahin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Tinatawagan po si Brother Jun Abaliso para po sa ating opening. Salamat sa malamig na salamin. Salamat sa kabutihan mo, Diyos. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon ko. Salamat sa pagkasa namin sa iyo, Diyos. Ama, dito po ang mga kapastoran namin, O Lord. Na siya pong ginagamit mo, Ama, upang kami ay turuan. Ipahayag sa amin ang iyong mga salita upang sa ganun, Ama. Ay patuloy ka namin makilala sa pagtatag, Panginoon ko, ng aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Maraming maraming salamat, Ama, sa buhay ng mga kapastoran namin ito, Panginoon, na patuloy mong ginagamit at naglilingkod sa iyong ubusan, Panginoon. Pag-isahin mo nga po, Panginoon ko, ang puso at damdamin namin, O Ama. Magkaisa kami, Panginoon ko, sa isang layunin, Ama, na maipahayag ang iyong salita na kami ay magamit mo para sa ubusan mo, Panginoon ko, upang sa ganon, mapalawig at mapalawak ang paghahari mo dito sa mundo nito, O Lord. Ama, dalangin ko para sa mga kapatid namin ito, O Lord God, na buksan mo ang kanilang puso, O Panginoon ko, na maunawaan nila ang lahat, Panginoon, na ipapahayag mo upang sa ganoon naman. Patuloy kami, Ama, makalayo sa kasalanan, habang kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, O Diyos. Itakwil mo, O Panginoon ko, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon ko, ang loong masama upang sa ganoon naman. Patuloy kami, O Lord God, makalapit na may kalimisan at kabanalan sa iyong harapan, O Diyos. Patnubayan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pag-aaral namin ito. At maraming maraming salamat, Panginoon ko, sa ginagamit mo, Panginoon ko, sa pagkakataong ito, O Lord God, na nandito kami, Panginoon ko, upang makinig ng iyong mga salita. Nawa, O Lord God, patuloy, Panginoon, no, patuloy na magpadala ka ng mga kaabot sa mga kapatid namin, Panginoon. Hindi lamang dito sa kapo, Panginoon ko. Kung hindi, sa iba pang mga iglesia, O Lord God. Magkatulong-tulungan kami. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang sa ganun, Ama. Makapag-input kami, Panginoon ko, mga bagay, Panginoon ko. At maging kailugod-lugod kami sa iyong harapan. O Ama, maraming maraming salamat po. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name, O Lord God, we ask and pray. Amen. Wala mo nang kinikita ngayon. Dahil itong pagkakataon eh, sa ating nasa ibanat, piligro yung oras. Oras na si katotolay. Sabi ko, Pastor, piligro ang oras na ito, hindi mo magalas na ang tulang tao. No? Kaya samantalahin natin ipagkakataon, mga kapatid, na makarinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? So, hindi ko na kailangan patagalin. Introduce ko sa inyo, si kilala nyo na siguro si Pastor Rick. Diba kilala nyo na, bumalik siya rito, kaya siya lang siya punta rito. Si Brother Mel, kasama niya noon. At si, ayan, first time si Sister Annette. Second time. Second time. Kasi si Ma'am Iya kanina. So, makaling po sa inyong harapan sa mga gahapin nito, umaharap na eh. Si Pastor Jess Eraskin. So wala po silang ibang layunin na kundi ipahayag sa atin purely ang salita ng Diyos na meron pong pag-ibig. Hindi po nila magagawa ito kung wala ang pag-ibig. Amen? Mahirap po ang pumunta sa isang lugar kung wala ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Ang nais niyang abutin tayo, ipahumatik sa atin na siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. So, salamat sa Diyos at through Ate Rosie, Kuya June, sila ay naabot nila tayo
at hindi po namin sila ang kilala noon noon, pero sa pamalitan ng mga kapatid, ginabi ng Diyos. Kaya ngayon, para na kami magkapatid, buwan ko. Diyan mo na yung araw ko. Kasi buwan ko tayo. Maraming po kayo buke. Sige, tawagin natin si Pastor Diaz. Kaya last of all. Sa purihin pa ang Panginoon. Yan, sa purihin pa ang Panginoon. Pagandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong malaking kagalakan yung nakasama po namin kayo at kami po'y makabahagi sa gawain po ito sa ako. Naalala ko nga po nung unang-una kami nag-umpisa. Ganito rin po. Ganito rin po. Manila paper din kami nung unang panahon. Amen. Tapos sa alam niyo po, ano, po pwede po ako magturo ng gitara. Kung meron po rito willing na mag-aral ng gitara, willing po ako magturo. Sino po rito sa inyo may talent ng gitara? Yung lalong mahasa. Magkanta po tayo ng guitar lesson. Libreng guitar lesson para maraming magkaroon na mga talagang mga official na musician dito sa Tapo. Amen. Naka-adyan po yung ating mga music team, mga mabibigat ng music team. Andiyan si Sister Che, si Sister Iya. Yan po, makakatulong po yan sa pagpapalago natin ng mga awitin. Alam nyo kasi ang sarap umawit sa Panginoon. Ang sarap umawit sa Panginoon, lalo na pag nakita nyo kung gaano kadakila yung pag-ibig nyo sa atin. Amen. Okay, so, kayo po ba yung mga Biblia? Okay. So, buksan niyo po ang inyong pong Biblia sa aklat po ng Epeso. Epeso chapter 2. Handyan na po kayo. Epeso chapter 2. Dahil po'y maikli lang ito, meron lang po itong 22 verses. Basahin na lang po natin lahat. Okay? So, babasahin ko po. Makinig po kayo na maigit. Noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman, at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng pag-ibig ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukong niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway at naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang ilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol na natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at itinitalaga na ng Diyos para sa ating unpamang una. Verse 11, kaya alalahanin ninyo ang dating kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at tinatawag na dituli ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay tinatawag na tuli ayon sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Verse 12,
Alalahanin ninyo na noong panahon iyon ay hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at di saklaw ng dipang ng tipang nasasalig sa pangako ng Diyos. Noong nabubuhay kayo na walang pag-asa at walang Diyos. Verse 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang awang mga utos at alituntunin upang pag-isahin sa kanyang ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winasak niya ang alita ng dalawang bayan. Kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iniisang katawan. Verse 17, naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo kapwa makakalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Verse 19, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Kayo'y kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. Kayo'y itinayo rin sa mga sarigan ng mga apostol at mga propeta na ang bakong panunukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, magkakugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging templong banal dahil din sa inyong pagkipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Ama, napapasalamat kami sapagkat napakalaki at napakadakila ng pag-ibig na iniukol mo sa amin. Kaya kami narito ngayon, Panginoon, ay hindi dahil sa aming mga sarili, hindi dahil sa mga taong tumawag sa amin, kundi Ikaw, O Lord, ang nag-set ng araw na ito upang kami ay makapakinig ng iyong mga salita. Lord, salamat po sa iyong kahanga-hangang mga gawa, sa iyong pagliligtas sa aming lahat. Sinasamba ka po namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang aking pagpaksa sa araw na to ay pinamagatan kong ang bagong kalalagayan. Okay. Yung ating bagong estado. Alam niyo ba, mga kapatid, tayo ngayon ay nasa, meron na tayong bagong estado, meron na po tayong bagong kalalagayan sa Panginoon. Buhat nung tayo naging Kristiyano. At iyon po yung mahalaga na maintindihan natin. Ano po ba yung bago nating kalalagayan? Kasi mahalaga na maintindihan mo yung kung sino ka ngayon sa harapan ng Diyos, kasi pag nakita mo yon at nakita mo yung purpose, ang sarap magpagamit kay God. Alam nyo, kung bakit man may mga ibang mga Kristiyano pa na hanggang ngayon ay hindi pa siya kagamit-gamit sa Panginoon, kasi hindi niya pa nakikita kung sino talaga siya. Amen. Gusto niyo pang makita kung sino kayo ngayon, yung inyong bagong kalagayan sa Panginoon. Amen po ba? Gusto niyo pa? Okay, yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Pero, mas maganda na bago natin yung pag-uusapan yan, pag-uusapan muna natin yung ating dating kalagayan. Okay? Kasi alam niyo ba ganito, no? Kunyari, ikaw ay dating bulag. Ipinanganak kang bulag. Sa mahabang panahon, bulag ka. Ngayon, biglang may naawa sa iyo na isang taong mayaman at pinaopera ka. Nakakita ka. O ito, ano kaya gano'n kaya ka
gaano kaya kalaki yung kagalakan mo? Ha? Hindi mo ma-explain yun. Alam niyo ba, nakakita ako ng isang bata kasi pinanganak siyang bini. Ngayon, merong nagbigay sa kanya ng hearing aid. First time niyang nakapakinig ng boses, makita mo yung expression mo kanya to, yung ganap, yung ano, parang, wait, grabe yung tunga niya. Nakakadinig na siya. O, di ba? Nakakatawa yung gano'n, di ba? Yun na yung, tapos ngayon na pag ikaw ay nakita mo na yung bago mong kalagayan, ngayon, ang pinakamahalaga ngayon ay paano ka ba mumuhay doon sa bagong kalagayan. Okay? Mahalaga kasi, mga kapatid, ano, para mas ma-appreciate natin yung ating bagong kalagayan ngayon, kailangan mo natin balikan kung sino po tayo. Tignan niyo po yung mga pangungusap ni Apostol Pablo. Balikan ko lang po yung ilang mga talata, beginning verse 11. Tignan niyo po yung pagkakasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, alalahari ninyo ang inyong dating kalalagayan. Alalahan nyo, balikan ninyo, parang ang bayang Israel. Sino po ba sila dati? Ngayon, sila yung mga anak na ng Diyos, sila yung malaya na, sila ay mga tagapagmana ng Diyos. Pero dati, sino ba sila? Sila ay mga alipin sa Ehipto. Alam nyo po ba yung alipin? Yung wala silang karapatan na magkaroon ng sariling gamit, sariling bahay. Wala silang karapatan sa maraming ano. Kundi sila ay trabaho ng trabaho, kahit gusto ng pahinga, hindi sa pwede ng pahinga. Pinagkatrabaho sila, pag hindi na magtrabaho, nagtatagihin sila. Yun po yung mga slaves noon. Ganun po ang kalalagayan ng Israel. Pero pinalaya na sila ng Panginoon, at hindi lang sa pinalaya ng Panginoon, sila ay binigyan ng panibagong estado. Kasi anak na sila ng Diyos eh. So nakita na nila ngayon yung purpose ng Panginoon, na kaya pala sila hinangon ni God doon ay para gagamitin sila ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. So kaya nga, mga kapatid, maganda na makita po natin muna, sino ba tayo dati? Saan ba tayo galing? Ano ba yung pinagmulan natin? Ano bang uri ng buhay tayo dati? Nung kinuha tayo ng Panginoon, saan po ba tayo galing? Si Pastor Jess, saan kaya galing dati? Ayan. Nagkakilala kami ni Sister Kia sa Baguio. At kami po ay, ako po ay manginginom. Naku! Ay sakit ng ulo ako ni Sister Kia. Kasi hindi lang ako umiinom, dahil nagdadrugs pa ako, marami pa ako mga bisyo, mga kalokohan. Ang hirap ng naging buhay namin, nagkaroon kami ng anak, estudyante pa kami. Yun po yung dati kong kwento ng buhay, napakagulo. Kasi miyembro pa ako ng fraternity, ang gulo-gulo na. Kami kasama doon sa mga rambulan nila, yung buhay ko eh. Iinom araw-araw, parang pata ng buhay yun eh. Yung napakadilim ng buhay, wala akong makitang liwanag, wala akong makitang pag-asa, hindi mo man lang makita yung purpose, bakit ka nabubuhay? Alam nyo ba, ang pinakamaganda, mga kapatid, ang maintindihan ninyo, yung purpose ng Diyos, bakit ka kayo niligtas? Bakit kaya? Natanong nyo na ba yun, mga kapatid? Natanong nyo na ba yun sa inyong mga sarili? Bakit kaya ako kabilang ngayon dito? Ano kayang gagawin ko dito? Bakit ako nagtamo ng kaligtasan ng Panginoon? Kasi alam niyo ba, pag hindi ninyo hinanap yung katanungan, yung sagot sa katanungan iyan, kayo po ay magmimistulang mga bulag. Alam niyo po ba yung bulag? Nangangapa? Hindi niya alam kung saan siya papunta. Marami pong Kristiyano na ganyan. Bulag. Bakit? Kasi hindi niya hinanap, naligtas ko nga siya, pero hindi niya hinanap yung purpose ng Diyos. Bakit siya niligtas? Para saan? Para saan? Amen? Ngayon, ang sabi po rito, alalahanin ninyo ang dati ninyong kalalagayan. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na balikan mo, saan ka ba nanggaling? Saan ka pinulot ng Panginoon? Sino ka dati? At ikumpara mo yan kung sino ka na ngayon. Amen? Amen. Ikumpara mo yan kung sino ka na ngayon. Para makita mo yung
Ang layo na pala ako, alam niyo mga kapatid, pag tinitignan ko ang sarili ko ngayon, tsaka noon, ang layo-layo. Kasi noon, hindi ako nirespeto ng mga tao, hindi nirespeto ako ng mga tao. Amen. Dati noon, napaka-responsable kong tao, ngayon, ibang-iba na ang kwento ng buhay ko. Ang layo na. So, mahalaga yun mga kapatid, na makita ninyo yung purpose o yung layunin kung bakit ka tinawag ng Panginoon. Kasi sa ganung paraan lang, nakikita mo yung meaning of life. Kung ano ang kabuluhan at kahulugan kung bakit tayo binuhay ni God sa mundong ito. Napag-isipan na po ba yan? Bakit ka kaya binuhay ng Panginoon? Ha? Sa tingin nyo, ganun lang ba? Binigyan ka lang ni God ng buhay, ganun lang? Tapos, hindi ka lang binigyan ni God ng buhay eh. Ibinalik ka niya, niligtas ka pa niya. Para saan kaya lahat yun? Kaya nga alam niyo mga kapatid, alam kong ayaw niyo maging bulag. Amen. Amen. Masarap niyo nakakita, hindi po ba? So, lubos-lubosin na po natin mga kapatid. Hanapin ninyo kung yung purpose, yung meaning. Bakit ako binuhay ni God? Bakit ako niligtas ni God? Bakit ako kabilang sa Kapo Church? Hanapin po ninyo ang meaning niya kasi doon lang magkakaroon ng kabuluhan ng buhay. Ang daming taong namamatay, alam niyo ba, kada segundo, ang namamatay sa buong daigdig, kada segundo, ang daming namamatay. Namamatay sila na hindi man lang nila unawaan yung purpose ng buhay. Bakit sila binuhay ng Panginoon? At huwag nawa ito mangyayari sa inyo. Nawa, hanggat bata pa kayo, ang ilan dito, hanggat malalakas pa kayo, hanggat nakakita pa kayo, napakaganda pag nakita mo yung purpose ng Panginoon, kung bakit ako binuhay ng Panginoon, bakit niya ako niligtas, at kayo'y naging kagamit-gamit sa Panginoon, napakaganda po niyan mga kapatid. Okay, so balikan po natin, sabi niya rito, alalahanin ninyo ang dati niyong kalagayan, kayo ay ipinanganak ng mga hintil. Alam niyo po ba kung ano yung hintil? Pagano. Pagan. Kasi ang mga anak ng Panginoon, yung bansang Israel, yung mga tawag sa mga Hudyo, sila po ay naturuan ng daan ng Panginoon. Mula pa ng bata sila na ituro na yung daan ng Panginoon. Pero tayo, hindi po tayo ganun eh. Hintil po tayo. Pagano po tayo. Kita mo yung ating kultura, yung ating nakalakihan, talagang pagan po tayo. Sa God, hanggang buto ang ating pagiging pagan. Kaya nga, salamat sa Panginoon, pero hinango niya tayo doon. Hinango niya tayo doon sa mga maling paniniwala natin. Hinango niya tayo doon sa maling nakalakihan natin, sa orientasyon natin sa mundo ito, at nagpakilala sa God. Yun maganda doon eh, no? Kaya sabi niya rito, unang-una, dati kayo yung mga hintil. Ano po ba yung hintil? Ito po, ang testimony ni Apostle Pablo sa verse 1. Noong unay, patay kayo sa inyong mga kasalanan na pagsuway. Wow! Uy! Paano po yung pastor? Patay ako, buhay naman ako. Alam niyo ba yung zombie? Alam niyo ba yung zombie? Ganyan po yung mga tao na wala sa Diyos. Buhay sila, pero sila'y patay sa harapan ng Diyos. Pag namatay sila, dire-diretso yan sa impyerno. Wala silang nakikita, dulag sila sa mundo ito. Akala nila ang reality ay yung takbo ng mundong ito. Hindi na nakikita ang kaharian ng Diyos. Wala silang nakikita, pero ibang-iba kayo. Kayo ay pinili ng Panginoon, nagpakilala ang Diyos. Ang pinakamahalaga sa inyo mga kapatid ay mabuksan ang inyong mga paningin. Makita niyo siya. Makita niyo yung purpose, bakit na kayo niligtas, bakit kayo nakaupo rito, hindi lang kayo nakaupo rito. Meron kayong gagang palang mahalagang bagay sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo, doon lang mababago ang takbo ng inyong buhay, doon lang mababago ang kasaysayan ninyo at ng inyong pamilya. Alam niyo ba ako'y galing sa pamilyang napakagulo? Ang gulo ng family na pinanggalingan ko. Ako po'y laking Manila, laki po akong Las Piñas. Napakapangit ng aming ano, napakapangit po ng aking buhay na pinanggalingan. Pero kapag kita niyo, iba-iba na ako ngayon, ang layo na.
Ako hanggang ngayon, minsan pag nare-realize ko yun, alam nyo, bigla lang pumapatak ng luha ko. Tapos sabi ko, salamat sa Panginoon. Alam kong putik yung pinanggalingan ko eh. Napakadumi. Napakasama kong tao noon, yung pinagkuran sa akin ng Panginoon. Isipin nyo yung bago kong kalalagayan. Ganun ako dati, patay. Pero ngayon, buhay na ako sa Panginoon. Kayo rin dati ay patay. Pero ngayon ay buhay na kayo sa Panginoon. Yan ang ating bagong kalalagayan. Dati kayo mga hentil, pero ngayon din na kayo mga hentil. Kayo'y kabilang na sa bayan ng Diyos. Mahalagang maintindihan po natin ito, mga kapatid. Kasi pag nakita mo na yung bago mong kalagayan ngayon, magbabago rin ang pananaw mo sa buhay na ito. Magbabago. Dati, sabi niya ganyan po si Pablo, ano ang sinusunod natin noon? Ang sinusunod ninyo noon ay ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan. O ano ba yung dating ginagawa natin? Nandun tayo sa pangitan, sa binguhan, sa inuman, sa lahat na lang ng nandun tayo. Diba? Yan ang buhay natin eh. Gusto niyo ba na tatangga na lang kayo, nagpupungit kayo? Ha? Gusto niyo ba na tatangga na lang kayo, tapos andun yung mga anak mo nanonood sa'yo, kasi malilit pa sila, tapos paglaki nila, na ganun din na magpungit. Gusto niyo ba yun? Yung mga anak mo, magiging tutularan ka. Kunyari, bartikero kayo, puro inuman doon, puro nagmumurahan doon. Gusto niyo ba yung mga anak mo, paglaki nila, ganun din sila? Sino may gusto ng ganun? Wala na. Gusto niyo mabago? Kaya mahalaga na makita nyo ang inyong bagong kalagayan sa higad. Hindi na kayo kabilang doon. Kayo'y mga pinalaya na ng Diyos. Kayo ay may buhay na. Hindi na kayo patay. Yan yung mga mahalagang makita nyo eh. Kasi ang mga tao, they are blind. They are dead. Wala silang makita. Mahalaga'y nakakita. Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dati kayo kabilang sa mga ito, namumuhay sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa likas dating kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Wow! Kung ganun pala tayo, galit pala si God kahit nakaliyoso tayo noon. Di ba, naalala niyo, magpunta niya ng simbahan, susumbukan ng ostya. Kasi ako noon, paniniwala ko noon, kasi yung naiintindihan ko na tinuro sa akin, kapag nagsumubok ka ng ostya, mababawasan yung kasalanan mo. Kaya naman, pero tapos sabi nila, pag sinubukan ka ng ostya, dapat mabidikit sa kalangala mo. Kasi pag dumikit sa kalangala mo, makasalanin ka. Eh, kasi lagi dumidikit! Pero wala po doon yun, mga kapatid. Wala po doon yun. Ang mahalaga, mga kapatid, ang yung tumingin kayo sa ginawa ng Panginoon sa atin. Ganon kalaki yung pag-ibig na iniukol ng Diyos sa atin upang makalaya lang tayo sa dati nating buhay. Upang mahango tayo doon sa ating pagkakalubog sa kumunoy. Grabe yung ginawa ng Panginoon eh. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Napakadakila ng pag-ibig niya na iniukol sa atin. Na-realize niyo na po ba yun? Alam niyo ba, kami, habang tumatagal kami sa Panginoon, lalo kaming nare-reduce sa aming pagkatao. Kasi lalo na namin nakikita yung pag-ibig ng Panginoon. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Sino tayo? Sino kami? Walang isa man sa atin dito ang karapat-dapat. Alam niyo ba, pinili tayo ng Diyos kasi kaaway tayo ng Diyos lahat eh. Alam niyo po ba yun? Tayo dati, sabi rito, kabilang tayo sa mga tao kinapupuotan ng Diyos. Pero ano ang bago natin kalagayan ngayon? Tayo'y ginawa ng kaibigan. Isipin niyo po yun, pinagkasundo pa rin ba kay Jesus? Narealize niyo na po ba yun? At ang dami ito, walang sino man sa atin dito ang karapat-dapat. Not even I. We are not worthy. Kanyang kalaki ang pag-ibig ng Panginoon. Kanyang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyong lahat. Alam niyo ba yung epekto nitong pakikinig ninyo? Hindi lang kayo aabutin ng Panginoon pati pamilya ninyo, pati mga asawa ninyo. Aabutin ng Panginoon. Kasi alam niyo ba, binuksan na ni God ang pintuan ng kanyang kaharian sa inyo? Alam niyo ba kayo, mahalagang makita niyo ang inyong bagong kalagayan sa Panginoon eh.
kayo ngayon ay mga bukas na pintuan ng kaharian ng Diyos para sa inyong pamilya? Hindi lang kayo ang tinatawag ng Panginoon. Ang tinatawag ng Diyos ay buong pamilya. Gusto mo ba, kapatid? Sino nito may mga may asawa na? Ha? Gusto niyo ba isang araw katabi niyo dyan si asawa niyo? Gusto niyo ba katabi niyo dyan yung anak niyo? Kailangan na natin ipatibag ito, Pastor. Kailangan na ma-extend kasi marami na. Kasi hindi lang ganun eh. Kasi pag nahila nyo si Mister, iiwan nyo yung pag-iinom nyo. Alam nyo ba? Aakayin nyo yung makainuman niya rito. Gusto nyo ba yun? Malaki ang gagawin ng Panginoon ng Diyos dito sa inyong lugar. Kung makikita ninyo kung sino na kayo ngayon sa kanyang harapan. Kung makikita ninyo kung paano binuksan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lugar na ito, sa inyong mga tahanan. Gusto niyo ba pumasok si God sa inyong tahanan? Yes. Papasukin niyo si God. Huwag niyong hayaan na kayo lang ang dumalo rito. Huwag niyong hayaan na kayo lang ang makapakinig ng Ebanghelyo ng Diyos. Huwag niyong hayaan kayo lang ang makapakinig ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Kailangan din ito mapakinggan ni Mister. Kailangan din mapakinggan ang inyong mga anak. Amen. Kasi iyon ang gagawin ng Diyos. Ililigtas niya ang bawat pamilya. Alam niyo ba kaya hindi nagkataon nagkaroon ng Kapu Church? Si God ang nagtatag nito. Siya ang tumawag kay Pastor Lando. Napakarami sakripisyo. Mahirap ang makumpisa ng gawain. Pero kayo na yung mga bunga, oh. Nandyan na kayong lahat. Pero hindi pa ito. Lubos-lubosin na natin, mga kapatid. Unawain natin ang purpose ng Diyos. Unawain natin kung bakit kayo tinawag ng Panginoon. Merong gagawin ang Diyos dito sa lugar ninyo na something great. Dakilang bagay kung magpapagamit kayo sa Kanya. Amen? Kung magpapagamit kayo sa Kanya. Kung matapos yung maintindihan gaya ng ating pinag-uusapan, sabi niya rito. Kaya nga, sabi niya ganon. Dati kayo ay mga hintil, dati kayo ay hiwalay kay God, pero ngayon hindi na eh. Hindi na kayo hiwalay kay God, hindi na kayo kaaway ng Diyos. Kayo ngayon ay mga kaibigan na ng Diyos dahil kay Jesus. Hindi na kayo malayo, kayo ngayon ay inilapit na sa pamamagitan ni Jesus. Ganyang kalaki yung ginawa ng Panginoong Jesus sa ating lahat. Ganyang kalaki. At ngayon mga kapatid, sabi niya ganyan. Dati, sabi niya, kayo ay walang pag-asa, kayo ay walang Diyos, kayo ay nabubuhay noon na wala ang pangako ng Diyos. Isipin niyo, nakakalungkot, hindi po ba? O, ganun pala yung dating tayo nagayan. Wala pala ang pangako ng Diyos sa atin. Mamamatay na lang tayo, punta tayo ng impyerno. Wala tayong aasahan kay God. Kasi hindi naman niya tayo anak dati eh. Kaaway na nga tayo eh. Dahil sa masama ating pangumuhay. O, isipin niyo yun. Pero ngayon, ang sabi niya po si Pablo, hindi na ganun ngayon. Sabi niya, ngunit ngayon, dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya hindi na kayo kaaway, hindi na kayo malayo, kayo malapit na. Ngayon, kayo mga tao may pag-asa na sa Diyos. May pag-asa na kayo. Ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak at mga kapitbahay sa lugar na to, ang buong kapo ay may pag-asa na sapagkat iumpisahan na ni God ang kanyang gawain sa lugar na ito. Amen! Mapalad kayo mga tinawag ng Panginoon at kabilang kayo, hindi nagkataon, alam niyo ba kay God, walang pagkakataon? Lahat ay inappoint ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya nga, sa makatuwid, sabi ng Panginoong Yesus, dumating na sa inyo ang mabuting balita ng kapayapaan dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Nakipagpayapa. Alam niyo ba noon, wala tayong kapayapaan eh. Kasi nga, kaaway tayo ng Panginoon. Pero hindi kapayapaan na tayo. Kaya mahalaga mga kapatid, na maintindihan ninyo ngayon
ng inyong bagong kalagayan. Okay? Pero bago niyo maitindihan ang bagong kalagayan, kailangan maikumpara niyo kung sino kayo dati. Dati tayo napakasama. Dati tayo mga alipin ni Satanas. Pero ngayon, tayo mga alipin na ng Diyos. Amen? Dati, alipin tayo ng mga bisyo, ng mga sugal, pag-iinom, pagsisinungaling, masamang pamumuhay. Pero ngayon, tayo yung alipin ng katuwiran. Nagsanay na tayong gumawa ng mabuti. Kasi mula pa nung bata, nasanay na tayong gumawa ng ano eh. Yung mga masama natin gawain eh. Pero ngayon, nag-start na tayong paano mabago yung ating mga pag-aasan. Yung papantay lumakad sa liwanag ng Panginoon. Amen po ba? Kaya alam niyo ba, itong ganitong gawain ay napakalaking bagay. Dito mag-i-start ang liwanag ng Panginoon, pakanak dito sa buong kapo. Tignan niyo po yun. Tignan niyo po sa ganung ano. Ang Diyos ay nagtatrabaho at nag-start ng trabaho ang Diyos dito sa may gawain ito. At pakalat ito sa buong kapo. At hindi pa natin alam anong malay natin. Kayo din ang gagamitin ng Diyos. Pag nakita niyo na siya, magpagamit kayo sa Kanya, gagamitin na kayo ng Diyos sa maraming din mga tao. Wow, di nagkaroon na ng kabuluhan ang iyong buhay. Dati wala kang kabuluhan eh. Amen. Dati alam niyo ba yung mga bagay na tinatapon sa basura? Ganyan tayo. Makakit kayo yung mga bagay sa may basura, marumi, mabaho, inuuod, ganyan tayo dati. Pero alam niyo ba yung ating bagong kalagayan? Hindi na ganoon eh. Para tayo ngayon na isang mga sisidlang napakalinis, mga porselana, kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung alam ninyong, ngayong naintindihan ninyo yung kalagayan, para saan ngayon lahat yan? Kung hindi nyo ang papagamit ni God. Amen? Gusto nyo ba na kayo ay maging instrumento ng Diyos? Amen. Alam nyo ba, doon na mag-start. Pag kayo ay pinagamit na ang inyong mga buhay sa Panginoon, kayo ay nakiisa sa pangungunan ni Pastor Lando sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito, ang anlit lang ng kapo, lahat kayo, mag-aral ang salita ng Panginoon, tapos humayo kayo, mag-invite kayo rito, ang kay gandang tignan ng buong kapo, nalalapit sa Panginoon, sasamba kay God. Gusto niyo ba maging bahagi nun? Amen? Gusto niyo ba magpagamit kay God? Huwag kayong maging madamot sa Panginoon, sapagat ang Diyos ay hindi naging madamot sa atin. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin to kasi ngayon, ito na yung ating bagong kalagayan. Hindi lang tayo pinull out ng Diyos sa kadiliman, papunta sa kanyang liwanag. Hindi lamang yung niligtas ka mula sa iyong mga magulong pamumuhay at binigyan ka ngayon ng kayusan. Hindi lang na nauuwi doon yun. Tayo ay gagamitin ng Diyos na vessel of honor para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Kung lahat kayo ay makikiisa sa layunin ng ating Diyos, noon ay para ako ay may gagampanan sa kanyang kaharian. Amen. Bawat isa sa atin, alam niyo ba ang tawag sa may Bible sa atin? Ang tawag sa atin ay katawan ni Kristo. Si Jesus ang ulo at tayo yung katawan. Siguro naiintindihan niyo naman yung katawan, di ba? May mga katawan tayo. Ano nakikita sa katawan natin? May kamay, may paa, may mga iba pang bahagi sa loob, di ba? Isipin nyo, bawat bahagi nung mahalaga yan. Bawat bahagi sa katawan natin, merong ginagampanan. Di ba? Katulad ng siko, di ba? Malaking bahagi ba yung siko? Paano kaya kung isang araw mawalan ka ng siko? Ha? Paano kaya kayo iinom ng tubig? Ha? Ang hirap, di ba? Ang hirap eh. O mawala lang siko. Kaya nga, isipin nyo, kung lahat kayo na tinawag ng Panginoon ngayon dito, ay gagampan sa inyong mga tungkulin bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kasi ngayon kayo, ano na eh, bahagi na kayo, sabi nga rito kayo na sa may Efeso, ngayon ang Espiritu kayo, ay ang tawag na sa inyo, ay templo ng Diyos.
sumasa atin ang Espiritu Santo. Tayo'y kabilang na sa katawan ni Kristo. Of course, katawan ni Kristo, mayroon yung trabaho yan, may gagampanan siya sa katawan. Kailangan yung kamay, kailangan si paa, kailangan si tuhod, kailangan si balika, kailangan si liig, kailangan si lahat eh, ng mga internal organs. Amen. Kailangan, bawat isa sa inyo ay kailangan for the propagation of God's kingdom. Amen. Kaya nga ito ngayon yung mahalagang tanong. O ngayon, ngayon nakita na ninyo ang inyong bagong kalagayan. Masaya ba kayo? Yes. Sino rito yung hindi masaya? Taas ang kamay. Ah, lahat masaya. Yes. Pakitaas ka po ang kamay ng lahat masaya. Yes. Amen. Okay. Maganda yan na nakita na ninyo ang inyong bagong kalagayan. Kayo'y nasa Panginoon na. Pero, willing ba kayo na ipagamit ang buhay na yan para sa Panginoon, para luwalatiin ang Panginoon? Amen? Sino rito yung ayaw? Taas po ang kamay. Wala nyo. Lahat kayo gusto ninyo. At the more na papagamit kayo ni God, the more na papapalain na kayo. Subukan nyo humakbang. Subukan ninyo. Subukan ninyong pag-aralan ang kanyang mga salita. Sa halip na manood kayo ng mga teleserye, basa kayo ng Bible. Maglaan kayo ng Bible, ng pagbabasa ng Bible, araw-araw. Araw-araw, matatapos nyo yan. Tapos, huwag na huwag ninyong kakaligtaan yung pagtitipon dito, kasi yung instructions ng Panginoon mula kay Pastor Lando, pakinggan nyo yun kung paano kayo magiging effective sa inyong buhay, sa pang-araw-araw na buhay. Amen. Alam niyo ba, dumating na ang kaharian ng Diyos sa inyo. Ang trabaho natin ay ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Kaya ang unang-unang niyong gagawin ay mag-aral muna ng gusto. Unawain ninyo yung kalooban ng Diyos. Iyan ang unang-unang ninyong step na gagawin. Mag-aral kayo. Tapos ibahagi. Ibahagi yung salita. Maging kasangkapan kayo ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Sasamahan kayo ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa sa inyo. Alam niyo ba, testimony nga ng iba mga kapatiran na pag nag-share na sila ng gospel, para bang ang galing-galing nila, para silang pastor. Pero sigad yun eh. Sigad ang sumasa kanila. Sinasamahan kayo ng Panginoon para kayo magsalita. Nagugulat ka na ang dami lumalabas sa bibig mo. Kasi it is the Holy Spirit who works in you. Amen. Gusto niyo ba? Yes. Gusto niyo gamitin kayo ng Panginoon? Yes. Napakaganda. Nang sa ganun, magningning ang kaluwalhatian ng Diyos sa lugar ito. Malugod ang Panginoon. Ngumiti ang Panginoon sa lugar na ito. At kayo ay magiging pagpapala sa lugar ng kapo. You will become a blessing. At kayo ay magiging daluyan ng blessing ng Panginoon. Dadali ang blessing, patuloy na mag-sensidad ng blessing. At kayo naman nagiging blessing sa maraming mga tao dito. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. So, tayo pong lahat sa araw nito, tayo lahat ay tumayo. Tayo pong manalangin. Amen. Gusto ko pong ang bawat isa ay dumako tayo sa point na imit natin ang ating Panginoon. Personally, ipikit niyo ang inyong mga mata. And then, isipin ang Panginoon na humirang sa inyo sa mga oras na ito. Isipin niyo siya na tinawag tayo. Isipin niyo kung saan kayo nang galing. Isipin niyo kung saan kayo nagmula. Isipin niyo kung saan kayo hinugot ng Panginoon. Isipin niyo kung gaano kadumi yung buhay natin dati. At isipin naman ninyo ngayon ang inyong bagong kalagayan. Isipin niyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Kung gaano kalaki ang pag-ibig na iniukol niya sa inyo. Na kayo ay tinawag ng kanyang mga anak. Kayo ay hindi na kaaway ng Diyos. Kayo'y kaibigan niya. Dati kayo'y malayo at ngayon kayo ay inilapit na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus. Ngayon kayo'y mga anak na ng Diyos, tagapagmana ng Panginoong Diyos, pamamagitan ni Yesu Kristo. Ngayon kapatid, nais kitang ibig sa isang panalangin. Panalangin ng
nakipag-usap sa Diyos na, Lord, gamitin mo ako, gamitin mo itong buhay na ito na matagal na panahon na ginamit ako ng kasalanan, but now, O Lord, I want to be used para sa iyong purpose, para sa iyong kingdom. Gamitin mo ako, Panginoon. Kapatid, nais kitang ilid sa ganitong panalangin. Panalangin ang pagsuko ng buhay mo sa Panginoon. Amen. Kung nais mo, sumabay ka sa ganitong panalangin. Sabihin mo, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isinusuko ko po ang aking buhay sa iyong pag-ahari. Kahabagan mo po ako, Panginoon, na isang makasalanan. At ako'y nagpapasalamat, Ama, sa napakasagana mong pag-ibig na iniukol mo sa akin. Binigyan mo ako ng pag-asa at bagong buhay. At binigyan mo ako, Panginoon, ng lahat ng mabubuting katuruan upang makilala kita at ako'y makapaglingkod sa iyo. Panginoon, nais po kitang paglingkuran. Tulungan mo po ako, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang tanging tagapagligtas. Ikaw lang ang nagbibigay ng kalakasan. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging instrumento mo para sa aking asawa, kapatid, mga anak, at kapitbahay. Turuan mo po ako ng iyong mga salita at samahan mo po ako tuwing ako'y magpapahayag at magpatotoo tungkol sa iyong kaharian. Samahan mo po ako, Panginoon. Palakasin mo po ako, Panginoon. Gabayan mo po ako, Panginoon. Nais ko magpagamit sa iyo para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo ito, Panginoon, na isang malinis sa sisimlan. Dahil sa iyo, dahil sa iyong habag, at dahil sa iyong pag-ibig, pinupuri kita, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Buhayin po ang Panginoon, at nawa ang maikling salita ng Panginoon ay makapagdulot sa inyo ng kaaliwan at pag-asa. Amen. So, purihin po ang Panginoon. At tayo po umawit sa Panginoon. Amen. Bago po tayo magwakas. Ano pa po ang Panginoon? Dati, ano po siya? Ito maganda po, no? Wala akong katulad. Yan. Wala akong katulad. Tayo po umawit, muli sa ating Panginoon, bilang ang ating pagsamba sa ating Diyos. Wala nang hihigit sa iyo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala.
Yes, kayo na mga kapatid. Amen. Oo, ang sarap na makakinig sa salita ng ating Panginoon. Ano? Kasi prayer ako. Ako. Akong sampo pa sa Panginoon. Katangagat ko si Nabunyan. Crossing prayer. Crossing prayer po. Matos. Okay. Ay, ikaw na lang daw, ikaw na lang daw. Ay, Pastor Jaime daw, Pastor Jaime. Kasi kaya ayun ni Pastor Jaime. Padayawan tayo na ako, ito ang mga tumakas sa kumbaling na. Kinta ama ng santuan ng yaman kami apo sa sisi dahil ng amalan. Panakalpas apo Diyos, iti fellowship me, Lord God. Ang yaman kami o apo Diyos, ta nawatan mi nga nanay apo Diyos, no kasano apo nga. Inala na kami, intagay na kami, manipulot Lord ni Baso. Yaman kami apo Diyos, iti nyalatim na kami apo, iti kularaw. Yaralatim na kami apo Diyos, iti balay mo apo. Yaman kami apo Diyos, tinadingin mi apo, mga minsay at tangmalem. Tawari mampay apo Diyos, managpasol kami iti. May magyaman kami o apo Diyos, ta bilang na kami na apo Diyos, ng anak apo, iti dahito yung apo Diyos na lugar. Iti dahito yung apo Diyos na barangay kapo. Yaman kami, kadagit yung apo Diyos na nanigmin nga iso apo Diyos na sasakong. Tawat mi akin ka ama na agpay ka di apo Diyos nga tipkir din agpay apo Diyos nga ganit git mi Lord God nga manibagay iti panghilyong kadagit kakabsat mi kadagit ya asawa kadagit ya anak mi kapubing Lord God tanong saan lain na kami apo Diyos ti may salakan kundi pa ikit buong pamilya ama na santuan bendisyon ama apo Diyos iti adipin mo nga nagyunsahe apo iti daipi nga kanito iti daipi apo nga malem. Gawati ka din ka ama nga oripa iti pamilya na sika ka di itikan ka na yun Diyos na tumulungin pa na oripa iti pamilyo aramahating nga po Diyos na iti nga kapsat nga tanong tingas na aduti may yasdeg apo nga kararwa gawati mingarkin ka ama nga iti panagsisina mi sika po Diyos iti tumulong iti sagtunggal may sa sabi naman po Diyos ipagturuan sagtunggal may sa paginanaan papanaan po Diyos nga balay sika po Diyos iti tumulong. Gawati mga rating ka, gyaman kami iti balay di, iti pelikin mo, iti tayo po yung Diyos ngamalay. Iti sika po siya may tantanok. Sika po Diyos kipay tayo tayo. Gyaman kami, kita iti nga sasaong Lord God, pagbiyagan mi ka di, kiti sir mimit ka na iti nangit ni Lord God nga sasaong. Kaya iti ako Diyos, iti kararam mi, tinalang iti ama, anak yung Espiritu Santo. Amen. Diyos, oh God, ito namin yung waragi na, amen.